Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China gumamit na ng helicopter laban sa mga Filipinong nasa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinaras ng isang Chinese Navy helicopter ang mga Filipino researcher na nagsasagawa ng survey sa sandbar sa labas ng Philippine-occupied Pag-asa Island noong Sabado, sa parehong araw na sinalakay ng mga barko ng China Coast Guard ang isang Philippine supply boat na ginamitan ng water cannon malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 ay lumipad malapit na distansya na 20 metro habang ang mga Pinoy scientists ay nagsasagawa ng isang survey sa Sandy K3 at 4, na bahagi ng apat na sandbar sa Pag-asa. Ang downwash ng chopper ay isang mapanganib na pagtatangka na itaboy ang mga mananaliksik sa misyon. Sabi ng PCG, ang chopper ay lumipad sa mababang distansya ng higit sa 5 minuto. Ang mga Filipino researcher ay bahagi ng Joint Marine Research Expedition na binubuo ng PCG, University of the Philippines Institute of Biology, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Department of Agriculture National Fisheries Research and Development. Ang pangkat ng pananaliksik ay inatas ang suriin ng biodiversity sa ilalim ng dagat ng reef sa 4 na sandbar. May 4 na sandbar sa loob ng 22 kilometrong territorial sea ng Pag-asa na katabi ng kalapit nitong military outpost sa Zamora Reef, isa sa mga artipisyal na military outpost ng China na matatagpuan may 26 na kilometro ang layo. Sa kabila ng panghaharas, nagawa ng mga mananaliksik ang kanilang mga misyon at kumuha ng mga sample na kailangan para sa pag-aaral. Sinabi ni Tariela na legal ang Marine Scientific Research ng Pilipinas sa Pag-asa dahil nasa loob ito ng territorial sea ng isla. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr.,
ang China na ilatag ang sovereignty claim nito sa arbitration, ginawa ng kaniim ang pahayag matapos na pagbantaan ng China ang Pilipinas na maghanda sa lahat ng posibleng consequences sa gitna ng mga aksyon umano ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon pa sa Defense Chief. Kung talagang hindi natatakot ang China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maipaliwanag sa lahat kung ano ang kanilang karapatan kaugnay sa naturang issue? Nanindigan din si Secretary Teodoro na ang China ang patuloy na nanghihimasok sa territorial waters ng ating bansa. Natin china-challenge ang kanilang bottom line. Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin eh. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo, ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. We want... Lagi nilang sinasabi, ha, mga kapatid natin sa media, through consultation and dialogue, ayusin natin ito. Ano ibig sabihin ng consultation at dialogue? Meron bang settlement dyan? O pag-aareglo ng tactical situations? Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Hindi tama yon. Kahit grade school nating mga estudyante, alam ko anong tama o hindi, ito hindi tama. Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. E dito nila ginagawa eh. So, anong gagawin natin bilang Pilipino? Ang pahayag din na ito ng Philippine official ay kasunod ng panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas, na matinding ikinapinsala nito at ikinasugat ng 3 Navy personnel habang nagsasagawa ng regular rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong araw ng Sabado. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ngayong araw ang Char J. Defer ng Embahada ng China sa Maynila, kasunod ng pinakahuling insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa isang pahayag sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza, na ito ay upang ipaabot ang mariing pagkondena at pagpoprotesta ng Pilipinas sa panibagong agresibong mga aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Sa naturang pahayag ay iginiit ng kaliim na walang karapatan ang China na magkaroon ng presensya sa Ayungin Shoal na isang low tide elevation na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kasabay din ng pagbibigay diin sa Continental Shelf na alinsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea na pinagtibay naman ng 2016 Arbitral Award. Ayon pa sa DFA Secretary, ang patuloy na panghihimasok ng China sa mga routine at lawful activities ng ating bansa sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap at malinaw na paglabag sa sovereign rights at jurisdiction ng ating bansa. Dahil dito ay muling binigyang diin ng ahensya ang kautusan ng Pilipinas sa lahat ng mga barko ng China na lisanin na ang bisinidad ng Ayungin Shoal at ang lahat ng mga islang nasasakupang ng EEZ ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.